guys! Welcome back sa aking channel. So, for today's video, finally, mapapakita ko na sa inyo yung mga products na pinadala sa atin ni Forencos. Actually, yung iba dito, nakikita nyo na sa iba nating videos. But, yun nga, may pinadala na naman sila mga bagong products na gusto kong i-share sa inyo kung okay ba, kung ano ba yung something niya and all that. So, ito yung kanyang balot. Ayan, available sila guys sa Shopee and sa Lazada. Yon. So, before, sa Shopee ko lang sila nakikita, pero ngayon guys, meron na rin sila sa Lazada. So, I have 4 products here. First is the Tattoo All-Proof Eyeliner, which is ginagamit ko na right now. And alam niyo naman na favorite ko to. Medyo high-end lang siya, pero guys, sobrang ganda niya kasi sobrang dali niyang i-maneuver talaga sa lids. As in, pati mag-set, mabilis siya mag-set. So, kahit na mapikit-pikit kayo, hindi kayo mag-worry na nagta-transfer dito sa upper lid nyo yung eyeliner, which is nangyayari sa ibang eyeliner. But this one, madali siyang matuyo. Hindi naman yung sobrang, as in, pagkalagay mo, tuyo na agad and wala nang room para kung like, for example, may i-correct ka, ganyan, eh, hindi mo na talaga mabubura. Hindi naman ganong levels, no? So, hindi lang siya kagaya ng iba na sobrang basa niya, no? So, next product is the Tattoo All-Proof Mascara. Yan, isang shade lang ito meron, while ito kasi merong 4. And, ang meron ako for the eyeliner is 03 Daily Brown. Yan. So, ito naman ay nag-iisa lamang na shade, which is black. Pakita ko yung actual packaging. Sobrang ganda. Very minimalist. Black and gold. Ang ano, no? Ang kikay. Ang classy. Yan, ganyan. Then, we have here 2 lip products. First is the Tattoo Clear Velvet Tint. From its name, velvety siya, guys. And ito yung shade na meron ako, which is Rose, number 17, Rose. Dark red siya, intense, very pigmented yung kanyang kulay. Tapos, even yung blended form niya, makikita nyo, intense pa din siya. So, hindi siya very subtle lang na ina-expect nyo, no? So, yan siya. And, yun nga guys, Tattoo, meaning long-lasting tong lip products na to. And actually, yung entire line ni Forencos, yun talaga yung kanyang claim, which is malatato, parang ganun, meaning matagal siyang matanggal sa ating skin. Fourth product from Forencos is the Tattoo Glass Tint, which is ito naman siya, guys. So, basically, this is a tinted lip gloss. Ganun yung kanyang attack, which is marami naman na din tayo nakikita dito locally, no? Pero, this one, ang claim niya is Tattoo, meaning long-lasting na naman siya. So, yung shade na meron ako is number 10, Soraya. Medyo corally siya. Yan, so, meron tayong dark red at saka medyo coral. So, maganda to dahil medyo marami tayong selection kahit papano. Meron ding iba pang variant bukod dun sa velvet and glass tint nila. So, might as well check nyo yung mga links na nasa description box kasi nandun yung full line. Wala tayo guys yung full line ni Forencos pero makikita nyo yung Shopee and Lazada link nila down below. So, better check yung entire line ng kanilang cosmetics. And since na-apply ko na yung eyeliner, ito naman gamitin natin yung mascara. So, ang claim nito guys ay waterproof ito. Yan. So, wait lang. Tama ba? Yes, waterproof siya na nagme-maintain ng curl and volume all throughout the day. So, tatry natin ngayon yan guys. Ganito yung itsura ng wand. Ayan siya. I think itong dulo na to, perfect siya sa lower lash at saka sa mga inner lashes natin. Yan. So, let's try it. Okay. Medyo basa yung formula niya, which is sa palagay ko normal sa mga bagong mascara. Kasi talaga parang ano, hindi pa nakahanginan yung loob niya. But lengthening wise, na-lengthen talaga niya yung lashes ko. Volume, I think tama lang. May mas mga volumizing mascara pa ako na na-try dito. But lengthening, yes, I agree. Sobrang nakaka-lengthen siya ng lashes. At saka ano siya guys ha, lightweight siya because may mga mascara na agad-agad mararamdaman mo na binabagsak na niya yung iyong lashes. So, linisin lang natin yung mga parang may medyo may clump ng konti. So, hintayin natin hanggang mamaya guys kung ano bang maging development sa lashes ko. Like, ibabagsak niya ba or mame-maintain niya yung pagka-curl ng ating mga lashes. Next is
Let's try the glass tint. Try na lang natin, mabilisan na lang siguro. Burahin na lang natin agad para, yun nga, magamit natin yung lahat ng lip product. So, meron din siyang doe foot applicator na slant, naka-slant. Okay. So, let's apply it. Ayan siya, guys. So, ito siya on my lips. Ang napapansin ko, guys, is kung manipis lang yung iyong ia-apply, parang mabilis siyang mag-turn into matte. Pero kung kakapalan, I think doon lalabas yung pagka glossy talaga niya. But since we're just trying it out, hindi ko siya pwedeng kapalan muna, no? Para matry naman natin yung isang shade. But yeah, so far, maganda siya as tint. Mukha siyang long-lasting kasi kapit na kapit talaga siya. Parang walang ano, walang naiiwan na watery side or gel side na para nakalutang sa lips. And let's try to remove it. Ayan na, nag-stain na siya ng wagas. Saglit na saglit pa lang yun, guys. Ayan. Natanggal naman, pero may natitira pa rin, which is a good sign. Dahil, syempre, kaya nga tayo nagtitint, di ba? Hindi naman siya nagki-clean sa dry patches. And very moisturizing. Yun naman yung effect. Parang na-moisturize yung lips ko dito sa tint na to. Gusto ko ng ibang shade siguro kasi parang medyo matingkad yung nakuha kong corally shade. But it's okay. Next naman, try naman natin itong Tattoo Clear Velvet Tint in the shade Rose. Blotted lang yung ginagawa ko, guys. Sobrang velvety and nafe-fill in niya yung lines, nabu-blur out niya yung lines ng lips. Which is talagang isa yon sa mga nagustuhan ko. By the way, ito yung mas naunang product na pinadala ni Forenko sa atin, yung Velvet. Then yung, I think itong nakaraang week naman is yung glass tint. Check natin ngayon yung eyelash. In fairness, guys, nakatayo pa rin siya. Hindi siya bumagsak. And tama nga, ano siya, very lightweight. Again, yung mga presyo, guys, ilalagay ko lang sa description box. O kaya yun nga, i-flash ko na lang sa screen para alam nyo. Medyo ano lang sila, above ng mga affordable prices na usual nating binibili. Pero, very long-lasting. At saka, in fairness dito sa mascara, kahit medyo pricey siya, maganda yung mga claims niya, which is yun nga, nakakapag-lengthen, nakakapag-volumize, medyo. And, namaintain niya yung curl ng eyelashes, yes. At saka, waterproof siya, yan. So, at least, di ba, magaganda yung claims niya. At saka, in fairness naman din, yung mga ibang mascara din talaga na maganda talaga yung claims nila. Like, yung mga Benefit, yung mga medyo high-end levels na mascara ni Maybelline. Medyo lagpas 500, 600 din naman. So, I think very reasonable yung price ni Forenko's for its claims and for its performance. So, that's it guys. Yung lahat yung mga products na meron ako from Forenko's. Sana may nagustuhan kayo. And I think yung kulay, kayo nang bahala dun. But with the texture and yun nga, yung longevity ng product, I assure you na matagal talaga matanggal because yun nga, yung, even yung velvet tint pa lang yung natatry ko, matagal na talaga siyang matanggal. And pa rin din tong gamitin sa cheeks kasi velvety siya. Not sure lang with the gloss. Siguro wag na lang, parang hindi parang malagkit, no? I think ang maganda sa lips or parang multi-use yung gamit, diba, is itong velvet. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Lilink ko na lang lahat sa description box para makapag-add to cart kayo. They have Lazada and Shopee store. So, kahit saan doon, available si Forenko's. Thank you and I'll see you on my next one. Bye!